Mula Tacloban, nagsikap dito sa Maynila ang dating security guard na si Inri Samson. Pero nung tumagal, nasira ang kanyang pamilya at nawalan siya ng trabaho. Atin pong alamin ang kwento ni Inri Samson. Dating security guard, may tahanan, asawa at tatlong anak ang 48 years old na si Mang Inri Samson. Ngunit lahat ng ito ay unti-unting naglaho. Tungkol sa asawa ko, nung nasa Tacloban po ako, veterans man ako security guard. Yun niya, nagkaano kami. Wala naman po kaming away kasi ang inisip ko, mahal ko yung anak kong tatlo tapos asawa ko. Ang problema lang yung asawa ko. Pag sabi ko nga huwag magsugal, di nakikinig sa akin. Pero yung pera ko, binibigay ko lahat. Matapos magpundar, kinailangang umalis ni Mang Inri sa kanyang trabaho. Na-assign naman siya sa Isabela at nang matapos, nagtungo na siya sa Maynila. Ang mga anak ko po, nasa Tacloban po sila, silang tatlo. Hindi na po ako nag-support kasi nung nagkaasawa po nung asawa ko, papadala ko dati. Tapos, yung kumpari ko, sabi niya, pare, nag-asawa na pala yung asawa ng iba. Ang yabang pag nagpapadala ng pera, bibili ng tatlong jug na tuba, nagpapainom sa mga kamag-anak. Sa ngayon, wala na po akong kontak sa mga anak ko. Nang malaman nito ni Mang Inri, namuhay na lamang siyang mag-isa dito sa Maynila. Dahil sa isang aksidente, taong 2015, kaya narito siya sa ating programa. Kailangan ko po ng tulong na maoperahan po yung tuhod ko. Isa po akong security. Pagkatapos noon, na-disgrace po ako. Binanggap po ako dito sa sukat ng June 27, 2015, ng kolorum na jeep. Walang ilaw. May isang single na motorista. Dumating ambulance, dinampot po ako ng ambulance. Dila po ako sa Jose Reyes. Pagdating doon, na-CT scan ako. Kinabukasan, yung kapatid kong babae, pumunta na doon. Kinuha pala ng operator. Sinabihan agad niyang, kapatid mo, binanggay yung jeep, walang driver. Sa umpisa pa lang, doon sa nagsinungaling. Palabasin daw ang driver sa jeep. Tutulungan ako. Hindi na nila ako tinulungan. Dinala ako sa orthopedic, galaw sa Jose Reyes, in-X-ray yan. Paglabas ko ng August 5, 2015, hindi pa po nagkaroon ng bakal po yan. Wala pang implant. Pasandun ako sa kapatid ko, yun na yung pinabayaan ako. Lumayas ako papuntang Caloocan. Kumuha rin siya ng partial disability benefit dahil hindi na siya makapagtrabaho dulot ng malunion proximal tibia. At nito lamang Pebrero, nagbukas ng kaso si Inri tungkol sa aksidente. Noong 31 ng July, nagpalo pa ako ng kaso sa sukat. Anong nangyari po? Sabi, close daw yung kaso. Sabi ko, bakit close yung kaso? Nga, wala naman akong tanggap na subpoena. Dahil naging mailap ang hustisya at ang suporta ng kanyang mga pamilya, pinilit maghanap ni Mang Inri ng lalapitan. At dito niya naisipang lumapit sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y pumunta po sa kapakumahal ko. Ako po'y humihingi po ng tulong sa inyo nga para maoperahan yung tuhod ko ng malaking halaga, mga kailanganin ko. Kasi po, hindi ko kakayanin po, mag-isa lang po ako sa buhay at walang tumutulong sa akin. At maraming salamat po. Gusto ko talaga makabalik sa trabaho pag naopera para bumalik na yung buhay ko, magandang buhay. Malaking halaga ang kailangan para sa implant ni Mang Inri Samson dahil sa kanyang malunion proximal tibia. Hindi niya po ito kakayanin dahil mag-isa lamang siya at wala ng trabaho. Makakatulong po sa kanya ang suportang ibibigay natin para bumalik sa dati ang kanyang buhay.